Hello, what's up sa inyo mga kabrad? Nagkita-kita yan naman tayo ngayong araw na to. Share ko lang ulit sa inyo kasi bumili ako ng panibagong inflatable swimming pool. Kasi yung una ko nabiling inflatable, nabutas na. Tumagal din siya ng mga 3 months. Pero bumili ulit ako ng bago, same product pa rin. Kasi siguro may mga pagkakamali akong nagawa doon sa swimming pool, yung pag-maintain. Share ko sa inyo kung ano yung mga do's and don't na pag-maintain sa swimming pool. So, bago ko i-share yung mga dapat gawin, panoorin muna natin to. Ito na nga yung bago ulit, yung pangalawang inflatable pool ni Teo. Same product, same brand. So, ito na nga, i-share ko lang sa inyo, kung bakit siguro mabilis na butas yung swimming pool ni Teo. Pero doon tumagal na rin naman siya ng 3 months. Pwede na, okay na. Okay na sa amin yun na tumagal siya ng 3 months. Nalo na kami doon. Kasi halos araw-araw namang ginagamit ni Teo yung swimming pool na yon. Kumbaga gamit na gamit. Kumbaga sulit talaga. So, ito na nga mga kabrad, kung ano yung mga hindi dapat na gawin. Number one siguro yung pag nag-inflate ka na itong pool na to, huwag masyadong matigas yung hangin. Huwag masyadong punong-puno ng hangin. Dapat sakto lang. Tapos, kasi ito, nakaset up to sa baba, sa labas. Pinababayaan ko lang na doon lang sa labas. Hindi ko tinatakpan, basta pinababayaan ko lang siya. Tapos kinabukasan ko na siya itatapon yung tubig sa pandidilig ko. Yun. And merong isang part dito sa swimming pool na to, yung pinaka-flooring niya, i-inflate mo rin siya. Medyo yung pasukan ng hangin doon, medyo nakaangat siya. So, isa rin yun sa pwede ikasira nung inflatable pool na to. Kasi madalas siya maapakan ni Teo. So, ang gagawin natin doon na tatakpan ko na lang siya ng duct tape lang para maprotektahan lang, para hindi lang basta-basta malaspag. Kasi doon nag-start yung butas niya halos. Pag pinasukan kasi ng tubig yon, yung flooring na yon, hindi mo na matatanggal yung tubig doon sa loob kahit anong gawin mo. Ginawan ko na lang para wala, hindi talaga natanggal yung tubig. So, in tendency nun, syempre, pag nag-stack ang tubig doon, hindi mo na matatanggal. Tapos, gagamitin mo nang gagamitin. Baka mag-create ng kung anong bakterya at magkasakit pa si Teo, magkasakit pa mga anak nyo. So, mind as well, dinispatch ako na yung pool. So, yun lang. Kaya, yun ang mga dapat nating iwasan, yung masyadong malakas ang hangin at yung dun nga sa flooring neto na merong, kasi hanginan mo rin yung flooring neto para malambot, hindi yung semento, hindi ka nakadirekta sa semento para maayos nga. Napakaganda neto, kaya nga ito ulit yung binili namin. Siguro nasa pag-maintain lang din kung paano mamaintain na maayos yung pool. Yun, tatagal sa iyo yung pool na to. So ayun na nga. Papakita ko rin sa inyo mamaya yung sinasabi kong sa flooring nito. Ngayon, ang gagawin ko, magse-setup ulit ako nito, pati yung setup sa labas.
electric pump na nabili ko, mga kabrad. Ang laki pakinabang nito sa mga inflatable. Ang bilis lang. Less than 5 minutes, tapos yan. So, ito nga yung nasa flooring, yung ini-inflate din. Ayan, tatagpian ko siya ng ano, yung freebies na kasama. Ayan, tatagpian ko na, didikitan ko siya kasi may kasama na rin pandikit dyan eh. So, ayan. Para mas daming tumibay. Yan, yung gilid na yan, dyan nagkukos ng ano, butas. So, ang gagawin ko, agapan ko na para mas lalong matibay. Matibay naman siya eh, pero mas gusto ko kasi mas masyado pang matibay. Para sigurado. So, ayan, medyo natakpan ko na siya. O, hindi ba masyado halata, di ba? Ito yung kasama nung isa pang ano, mga previous. Ito kasi yung pangtagpi. Pag halimbawa nagkaroon ng butas, pwede mo siyang tagpian. Ayan, may pandikit. Yung pandikit na yan, sobrang dikit niyan. Ayos na ayos. So, ayun na nga, no, mga kabrad, no. Sa wakas, natapos na rin yung pagsiset-up natin sa ilalim ng katirikan ng araw. Talagang pinush ko nang matapos na yung araw na to dahil nakikita ko kay Teo sobrang excited niya nang mag-swimming dahil na-miss niya mag-swimming dahil simula nung nabutas yung pool niya, talagang hindi na siya nakapag-swimming. So, sa lahat po ng mga subscribers natin dyan, wala pong katapusang pasasalamat po sa inyo. Sobrang salamat po sa inyo dahil monetized na po tong channel natin. So, ang saya lang po talaga. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo dito sa family vlog po namin. Siguro dito ko natatapusin itong vlog na to. At palagi lang po natin tatandaan na stop the hate, spread the love. Good vibes lang tayo palagi. Shoot.
Jeff. Hello, what? Hello, what's up sa inyo mga kabarad? Bakit? Eh, yun, ano pa? Huwag ka ba? Ang kulit, aba. Nandila pa? Teo, wag. Kamuna, Teo. Ang gulo mo, aba. Nagbablog ang daddy, eh. Nagbablog ang daddy. Sabi ko siya, ang init-init na Teo, oh. Teo, no. Naman to ang gulo. Mag-i-start na ako, Teo. So, ito na nga, no, mga kabrad. No. Ito yung pangalawang inflatable swimming pool ni Teo. So, same brand, same product. Ito pa rin siya. Gulo, gulo-gulo ni Teo. Sorry po ah.